Taong 1799, nag-i-enjoy si George Washington sa kanyang estate sa Mr. Vernon, Virginia bilang parte ng kanyang retirement. 2 taon na ang lumipas matapos ang kanyang pagka-presidente, pero technically, hawak pa rin niya ang titulo ng Commanding General of the Army at Chancellor ng College of William and Mary. Sikat na sikat siya at importante bilang unang presidente na mapayapa ang pag-transfer ng power matapos ang 2 termino. Si Washington, nung panahon na yun, ay isang titan sa American society. Pero hindi yun naging sapat para mailigtas siya sa kanyang mga doktor. Desyembre, taong 1799, katatapos lang niya mga bayo, inabusuhan siya ng mga kasambahay na magpalit ng damit dahil basa na ang suot niya. Pero ayaw niya dahil mahuhuli na raw siya sa dinner. Laging punctual kasi itong si Paring Washington. Kinabukasan, paggising niya, masakit ang lalamunan niya. May ubo na, pero hindi yun naging hadlang para sa kanya. Patuloy ang negosyo ang pagsusupervise sa mga alipin at mga hard workers sa plantation. Pero dahil nga sa tigas ng ulo niya, pinagbayaran niya yun at nagising na lang noong 4:00, alas 2 ng madaling araw, nahirap na huminga. So far, yun ay masaklap na sakit, pero posibleng hindi naman nakamamatay. Walang nakakaalam kung ano talagang nakuha niyang sakit noon, pero base sa educated guess ng mga modernong doktor, eh baka nagkaroon siya ng strep throat o swollen epiglottis. Kung standard issue infection lang gaya ng strep, baka umukay pa siya sa pamamagitan ng simpleng pahinga. Kung epiglottis naman, matindi ang problema. Ano man ang sakit niya, isa lang ang malinaw. Ang mga doktor niya ay ginawa ang mga huling oras niya sa mundo na masaklap at mahirap. Pagdating na pagdating nila, pinadugo nila agad si Washington. Pinadugo, tama ang narinig ninyo. Ang mga doktor kasi nung panahong yun ay naniniwala na ang paghiwa sa pulso at sa braso at pagpapatulo ng dugo ay mag-aalis ng imbalances at harmful substance sa katawan. Isa sa mga bad humors ng medieval medicine. Nasa 5% ng dugo niya ang naalis, tapos binigyan siya ng mixture ng molasses, butter at vinegar. Ang nakakadiring mixture na ito ay halos umatay na sa kanya. Pagkaumaga, pinahira ng mga doktor ng cantharidin ang lalamunan ni Washington. Kilala ito bilang Spanish fly. Ang substance na ito na in-extract mula sa blister beetles ay gumawa ng blisters sa kanyang lalamunan. Ang ideya ay katulad sa pagdudugo, aalisin daw noon ang dangerous substance sa katawan ni Washington. Pero hindi, nagdulot lang yun ng matinding sakit. Kasunod ng cantharidin treatment ang extraction na naman ng halos 10% ng supply ng kanyang dugo. Ilang oras lamang ang nakalipas, panibagong 10% na naman ang inalis, tapos binigyan siya ng enema. Walang gumana sa mga ito, pero malakas pa rin si Washington dahil nakakalakad-lakad pa. So bumalik na naman ang mga doktor sa tanging playbook na alam nila, ang paduguin ang dating presidente na parang kinakatay na baboy. Nang dumating ang panibagong doktor nung kinahapunan, binigyan nito si Washington ng mercurous chloride, isang toxic substance na nagpapasuka sa lahat ng kayang maisuka ng sikmura ng dating presidente. Himala nga na nabuhay pa itong si Washington hanggang kinagabihan, pero tila alam na niyang malapit na ang katapusan niya. Ginamit niya ang natitirang lakas para ayusin ang kanyang will at magbigay ng instructions sa kanyang lamay bago nahiga muli. Bago matulog, itinorture pa siya ng mga doktor sa pamamagitan ng paglalagay ng Spanish fly sa kamay at sa binti, at kalaunan ay namaya pa na. Halos 80 ounces o 40% ng kanyang dugo ang nawala sa loob lamang ng 12 oras. Sobrang hirap ng pinagdaanan ng dating presidente, pero ginawa yun ng mga doktor para gamutin daw si Washington. So, anong nangyari? Una, kamalas-malasan na nabuhay si Washington sa panahon kung saan ang infection e oras na lang ang bibilangin bago ka mamatay.
na sa atin ay ilang araw na day off lamang at antibiotics lang, kagaling ka na. Isang bagay na hindi natin masyadong na-appreciate ngayon. E nung bago ang 20th century, marami o halos lahat ng mga medical professionals ay walang ideya sa mga sakit at ang panggagamot na ginagawa nila ay talagang tsambahan na lang minsan. Yung pagtatai mo ay pwedeng may nakain ka lang na hindi maganda o pwede rin cholera pala na ilang araw lang ay ikamamatay mo na. Mula sa pagkakaroon ng perpektong kalusugan ay namaya pa itong si Washington. Noon ay hindi yun nakakagulat kumpara ngayon. Pangalawa, medyo minala si Washington dahil mayaman at prominente siya. Kung mahirap na magsasaka lang siya, baka nagpahinga lang siya sa bahay niya at umukay na kinabukasan. Kung matindi man ang sakit, at least hindi na siya papaduguin ng mga Dr. Chamba. Malas na mayaman siya sa age of heroic medicine. Noong late 1700s at early 1800s, ang mga physicians ay nakukumbinsin na ang mga sakit ay dapat na labanan gamit ng agresibong pamamaraan para ma-purge ang bad humors. Kung okay na ang kaunting purging, mas okay ang matindi. So kung ano-anong pagpapasuka, pagpapadumi at pagpapadugo ang pinapagawa ng mga doktor. Tila sumpa ni Washington ang pagkakaroon ng maraming pera para ma-afford ang mga doktor na to sa loob ng isang araw. Na lahat ay naniniwalang kaya nilang iligtas ang dating presidente gamit ang barabarang pamamaraan. Sa totoo nga lang, ang buhay ng mga mayayaman noon ay mas maikli pa kesa sa mga mahihirap dahil ang mga mayayaman ang nagbabayad literal para mapagpraktisan sila ng mga doktor noon. So maswerte tayo ngayon kahit hindi sigurado ang mga doktor sa karamdaman mo, eh alam nila ang gagawin nila kung papaano ka maaalagaan. Hindi tulad noon na kung ano-anong cheche-buretso lang ang gagawin sa'yo tapos pag matay ka, eh ganun-ganun na lamang. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong pananood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!